dito na naman ako ngayon, gagawa ako ulit ng ibus. So, ito yung mga kailangan natin, no? Meron tayong malagkit, meron tayong dapat ng niyog, meron tayong asin, meron tayong luya. Ang luya kasi maganda. Ilagay sa ibus. So, dinikdik ko at saka sinala ko yung kanyang kakas. So, wala akong gagamitin na yung bata pa na lukay ng niyog para pagbalutan. Yung ginawa ko yung magulang na lang. Papakita ko mamaya. Ihulong ko muna o ibabad ko muna sa gata yung aking malagkit. Then, ilalagay ko itong katas na luya para mabango. Then, lalagyan natin ng asin. Yan. Ibabad muna natin ito ng isang ulas para maganda ang kanyang kinalalabas ng mga bago natin babalutin sa dahon ng meal. So, abangan natin mamaya. Ngayong bigas, malagkit na bigas na ipinabad ko sa gata ng niyog. Yan, tingnan nyo kung anong mangyayari after 1 hour mamaya. Mga lalabs, ito na yung resulta na after 30 minutes. So, hintayin pa natin mamaya ang 30 minutes bago ko iluto at ibalot. So, obserbahan natin kung marami pa ba ang maiiwan dito na kanyang gata. So, titingnan natin mamaya ha. Wala akong mahanap na ano. Wala akong mahanap na yung talbos ng ano, nyo. Kasi walang aakyat. So, itry ko itong pangbalot itong kanyang magulang na. So, ito. Try ko ito. Noon kasi yung ginamit ko, yung ano, yung talbos niya na ano pa, bata. Ah, ngayon, walang talbos. Walang maka-akyat sa niyog. Kaya, ito na lang muna. So, at least meron tayong alternatives na pambalot ng ibus. Okay, ito na yung after 1 hour. Ganito na yung nangyayari sa ating malagkit at ang ating gata. So, nagbawas yung gata, no? Kasi inaabsorb ng malagkit na bigas. So, ang gagawin ko ngayon, iluluto ko ito sa frying pan para matuyo at hindi mahirap balutin sa dahon ng niyog. Okay, tingnan natin ah. Haluin natin hanggang sa kumunti yung gata niya. At para hindi rin masunog ang ating bigas. So, dapat haluin ng haluin. So, meron na tayong apoy dito. Yan ang ating apoy. So, may mga itim-itim kasi hindi natin maiwasan na yung sa bigas. Yan, may mga, minsan may bunga na ng ano, mga damo yung bigas. So, hintay natin na umulo at kumunti yung kanyang sabaw na gata. Haluin natin ng haluin.
hanggang sa wala ang kanyang sabaw. Nagata, hindi pwede na hindi mahalo kasi ano, matutong tsaka magbaho ang ating bigas. Ito na siya. So, diba, nawala na yung ano, nawala na yung maraming tubig niya kanina nagata. Nakagawa na ako noon, pero experiment ko naman ito yung talbos. Instead na talbos, ang ginamit ko ngayon yung ano, yung magulang na dahon, kasi sinasabi ko kanina walang aakyat. Ang sabi ko walang dahon na talbos ng niyo, kaya experiment ko ito, ibabalot ko ito mamaya sa dahon na magulang. Yung pinakita ko kanina sa inyo. So, kulang pa ito, dapat paiga-igahin na natin para hindi masyado mahirap kapag balutin mamaya sa dahon ng niyo. Nakagawa na ako nito noon. Pero pangalawa ko nang gawa ito kasi gusto ko talaga malaman kung ano yung kaibahan ng talbos at saka magulam na dahon ng niyog na ibabalot dito. Okay, tama na ito siguro, no? Kasi igan naman, so mag-start na ako magbalot. Okay, ready na ako magbalot ng ibos.
ito, ma. Tingnan niyo. Maganda, di ba? Oh. Yan. So, meron na tayong isa. So, babalot pa tayo ng isa para makuha niyo kung paano ang paggawa. So, gawa na naman tayo ng isa. So, ito po natin dyan. Then, ito na natin. Thank you.
pagawa or pagbalo. Gustong-gusto kong gumawa ng ganito. Kasi ang sarap ka. Ako lang mag-isa dito sa bahay, yung kasama ko doon sa kabila. Yung mga anak ko. Mamaya pa yung darating sila. Doon sila sa kabila. So, ito na ang aking finished product na ibus, ibinalot sa magulang na dahon ng niyog kasi walang talbos. Mahirap akyatin ang niyog kasi umuulan, madulas yung kanyang puno. Baka mamaya mahulog yung mag-akyat. So, ang ginawa ko, kumuha na lang ako ng magulang na dahon ng niyog para eksperimentuhan kung ano ang result nito. Mamaya makikita natin pag maluto na. So, tingnan nyo ang gawa ko. Yan. At least, kung gusto mong kumain ng ano, ng ibos, no? Tapos wala kang pangbalot na kanyang talbos, so may alternative naman tayo kasi may dahon naman yung niyog, kahit magulang pala, pwede rin. Pero kailangan mong initin sa apo yung kanyang dahon para lumambot. Para kung ikaw ay gagawa nito, hindi mawawasak. Kasi ang advantage kasi nung ano, yung talbos niya, malambot kong yung gagamitin na pambalot. Hindi yun mawawasak. Pero ito, at least, na-try ko na na dapat ano muna sa apoy, no? Iinit muna sa apoy para malambot siya. So, yan na. Kasi gustong-gusto ko talaga itong ganito na ano eh, naluto. Lalo na pag ano, pag sa umaga, may kape ka, anak ko. Kung gusto mo naman na matamis, so pwede mo kasaw-saw sa asukal. Pero ako, ayaw ko kasi yung matamis. Kaya kung gumagawa ako ng ganito, asin at saka luya lang ang nilalagay ko para magiging mabango. So, pwede na kayong gumawa sa sarili nyo kasi tinuruan ko naman kayo paano magbalot, no? Paano balutin at paano i-prepare itong ibus. Ibus sa Ilunggo, ibus. So, mamaya ipakita ko sa inyo kung ano, kung ano ang kinalabasan nito. Pero, sure na sure ako.
ako na masarap kasi ako ang nagluto. Standby lang muna tayo.